Nakibahagi sa 2 araw na ASEAN Biodiversity Heroes Forum ang ilang individual mula sa mga bansa sa Southeast Asia. Kasabay ito ng 56th ASEAN Day at International Youth Day na ipinagdiriwa ngayong Agosto. May ulat si Naomi Tiburcio. Bilang bahagi ng selebrasyon ng 56th ASEAN Day at International Youth Day, nagsama-sama ang mga bayani ng kalikasan mula sa iba't ibang panig ng Southeast Asia para sa 2 araw na ASEAN Biodiversity Heroes Forum ng ASEAN Center for Biodiversity o ACB. Ang ASEAN Biodiversity Hero ay ginagawad sa mga natatanging individual na nagsulong ng mga programa para sa biodiversity conservation sa kanilang komunidad. Sa forum, ibinahagi ng Biodiversity City Heroes sa mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan ang kanilang hakbang upang isulong ang environment conservation efforts. Nasa forum ang 2022 Biodiversity Hero ng Pilipinas na si Senator Lauren Legarda na gumawa ng mga batas upang protektahan ang kalikasan. Nagibahagi din ang tinaguriang Biodiversity Heroes ng Brunei Darussalam, Singapore, Thailand, Cambodia, Indonesia, Laos at Myanmar. We aim to encourage the young communicators, storytellers, content creators, journalists, and creative writers to help send the message that everyone can become biodiversity champions. Ayon sa ACB, umaasa rin sila magkakaroon ng mahalagang papel ang biodiversity sa mga binubuong proyekto at programa ng business sector. Sa harap naman ng ipinatupad na suspensyon ni Pangulong Marcos Jr. sa reclamation project sa Manila Bay, umaasa ang ACB na mabibigyang konsiderasyon ng pamahalaan ang epekto ng mga proyektong ito sa kalikasan. If the activity will destroy that capacity of the system to provide for these services para sa mga migratory species, para sa mga fisher folks, para sa capacity ng area to help us adapt to climate change impacts. Dapat yon, ma-factor in lahat yon dun sa assessment. Isinusulong naman ni Senator Legarda ang pagsasabatas ng karagdagang protected areas sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa 114 na lugar pa lang sa bansa ang kinikilalang protected areas sa ilalim ng batas. We must protect not just those that are legislated. In short, hindi lang po yung mga batas ay kailangan maprotekta ng mga protected areas, kundi na rin yung mga dapat maprotektahan maski hindi pa na isa sa batas. In fact, maraming mga lugar na municipal ordinances, LGUs, pero kailangan din na protektahan. Binigyan din ng senador na mas maghihigpit ang Senado sa pagpapatupad ng kanilang oversight function upang masigurong na ipapatupad ang mga batas pangkalikasan. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.